Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mga ka-Afford the Bodies, what a beautiful rainy day. Hindi naman po malakas masyado ang ulan. Tamang lamig lang po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa isang property. On the way po tayo. Ayan, lakad po tayo ngayon papunta dun sa property. Fish Pond at Nyugan po. 7 hectares. Okay, so titingnan natin mamaya yung property. Mga ka-Afford the Bodies. So ayan, malinis po yung daanan niya. Ano ho? Dumaan po tayo sa mga fish pond, mga ka-Afford the Bodies. Ayan. Ayan, may mga puno ng bayabas dito. Sa daanan. Malinis po yung daanan niya. Hello, good morning mga ka-Afford the Bodies. So, welcome po sa ating vlog. Nako, napakaganda ng lugar po na to, ka-Afford the Bodies. Ayan, sa mga ka-farmlad po natin na naghahanap ng may fish pond at nyugan. Nako, itong-ito na po ang pwedeng-pwede sa inyo. At ang isa pa, napakamura po nito mga ka-Afford the Bodies. Ayan, so andito na po tayo sa boundary ng property. Papasok na po tayo mga ka-Afford the Bodies. Ayan, nasa unahan po natin ngayon si Idol J. Okay, ito na po yung boundary mismo ng property po. So bago po tayo makarating po dito, mula po sa National Highway, mayroon po yung Barangay Road na 2 lanes na madadaanan po. 2 lanes yung Barangay Road po. Ngayon, yung 2 lanes Barangay Road po na yun, fully concrete po yun. May madadaanan po tayo na nasa around 5 and a half kilometers po na concrete barangay road. Ano po, 2 lanes then maglalakad po tayo sa isang pathway ano po hanggang dito sa property ng nasa around 500 meters. So, ayan, ang ganda po nito. Dito na po tayo mismo sa property. Ayan, may mga bakawan po dito. Ito po ay pinagsamang fish pond at saka po nyugan. So, itong dinadaanan po natin is tabing fish pond po. Ayan mga ka-Afford the Bodies. So, brackish water din po ito. Ano ho? So, sa may mga interest po na mag-fish farming, ano, kanina nga ho, may mga nakita po tayo mga alimango sa daan. Napakayaman po ng tubig po dito. Ayan. Ayan po, fish pond po siya. So, ang unang mabubungaran po sa property is fish pond po. At saka isa pa, well-maintained po ito. Ito pong dinadaanan natin, napakalinis po nito. Isa po sa nagustuhan ko kahit naglakad po kami, papasok po dito, ang 500 meters. Yung daan po, kalahati po ay sementado, kalahati po ay lupa't bato. So, hindi po mahirap, hindi masukal yung daan. Talagang may enjoy mo po yung itsura ng property po natin. Parang alimang. Alin? Yung tayo na yun. Ayun po, andito po, fish pond po ito. Kasama po ito sa binibili. Ayan po yung panghuli ng alimango po. Ano po, ayun, may laman po yung ano po niya, yung panghuli niya po, mga ka-Afford the Bodies. Ayan. Ayan, ito po ang sukat po nito mga ka-Afford the Bodies. Ayan, ang sukat po nito is nasa 7 hectares po ito. Okay. Ang nagustuhan ko po kasi dito, napakamura ng property. Ano ho?
So ayan, ipapakita po natin sa inyo yung loob na part. So tuloy-tuloy lang po tayo sa paglalakad. Napakalinis naman po ng dinadaanan ko. Okay. So ipapakita po natin yung loob na part po ng property maya-maya. Yan po. Yan po yung supply ng tubig, mga ka-afford the bodies. Okay, medyo maulan po ang panahon pero kami po ituloy-tuloy. Ayan, fish panda po ito. Tabi. Ayan, ito ideal po ito sa mga buyers po natin na hindi maselan sa right of way. Ano po, yung mga buyers po natin na kahit may right of way, eh okay lang. Kasi yung daanan naman po na to, ever since, daanan pa rin po siya ng matagal na panahon na. Simula po na mapunta sa may-ari itong property, itong daanan na to, yun na po yung daanan niya. Okay, mula dun sa labas. Kasi mula Barangay Road po, ano ho, may pathway po tayong dadaanan hanggang dito. Okay, ito po, loob na po ito ng property, mga ka-over the bodies, itong binabaybay natin. Eh, may mga nipaan. So maganda po kasi sa nipa, ayan, may bunga po yung nipa. O ang tawag po niyan dito sa amin, tibal or nipa fruit. Okay, ayan po siya. So maganda po kasi sa nipa, pwede din pong source ng business. Ano ho, mga ka-over the bodies. Okay, ito po yung itsura po dito. Ganda, mga ka-afford the bodies, ng fish pond. Yan po yung fish pond po niya. Okay. So, yung nipa po, balik tayo sa nipa. Ano po, pwede nyo po yung mga magiging may-ari po nito, nitong property na to, in case na mabili nyo po ito, yung nipa pwedeng magandang source ng negosyo. Pinapakuha lang po yan doon sa mga nagkukuha ng nipa, ginagawang pawid, ano po, ng mga magpapawid. Okay. So ayan po yung mga kasama po natin. Ayan po yung mga co-agents. Kaway po kayo, sa vlog po natin ito ilalabas. Ayan po sila. Okay. So ito po part po nung ano ho natin, fish pond. So papasok po tayo dun sa property, papunta dun sa Nyugan. Okay. Ayan po yung Nyugan. So ayan. So ayan, mga ka-afford the bodies, nandito na po tayo sa part na kitang-kita po yung fish pond po natin. Okay, ito po yung fish pond po natin, mga ka-afford the bodies. So ayan, kita nyo po. Ito naman po yung sa kapitbahay po natin. Ito kapitbahay po natin, itong fish pondan po na to. Hindi po ito kasama. Doon po ay, nandun po yung dagat, mga ka-afford the bodies. Okay, tapos doon naman po, nandun yung kalsada. Okay, ito naman po, ito yung fish pond po natin, mga ka-afford the bodies. Yan. Sama na po yan. So konting develop lang po ito, may babalik po sa ganda yung fish pond po ninyo. Okay. Mm-hmm. Yan, mga ka-afford the bodies. Kalahati po nung 7 hectares is puro fish pond. Ano po, kalahati naman ay puro nyugan. Dito po yung mga nyugan po natin. Ayan, dyan yung mga nyug po natin, mga ka-afford the bodies. Ayan. So ayan po, andito po tayo sa pathway po natin. Daanan po, tabi ng ano po ito, ng fish pond po. Ito po yung pinaka bakod po ng fish pond. Nandito po sa kabila, bakawan, ito po pang fish pond po natin. So binabaybay po natin to ngayon. Ano, kasi papunta po tayo dun sa harapan, ano ho, ng property. Ano ho, so ayan. Napakaganda po dito, relaxing. Pag ikaw po, investor, meron ka ng ani ng nyug, ano, copras, plus may fish pond ka pa. Ano ho, ayusin lang yung prensa niya. Ito ho, napakamura po nito, mga ka-afford the bodies. Okay, may mga bakawan. Dami po. Okay. Dito po talaga madalas pag mga ganito po yung bakawan, yung alimango, lumalaki po talaga yung broodstock kung tawagin. Dami po sa ganito. Ayan,
Mga ka-affordabodies, ito po yung ano po natin, nyugam po natin. At tinanong natin po kanina yung may-ari kung ilang puno ng nyug meron po dito. Mga nasa around sa 300 na puno po. May kasama po mga almost 10 to 20 years old na puno. Plus may mga bagong tanim na 100 piraso. Okay. So yan po yung mga nyug po natin. Parang pinutol na ata yung malaking kahoy ah. O yan pa rin. Okay po. Yan po yung nyuga natin mga kapo. Ito, tumpar po ito. Papunta din. Ito, iba naman na ito. Okay. Ayun, babalik. Kapo the batis, ito po yung nyugan po natin. So, ayan. Ito po yung portion na may nyug. Ayan, dito po, pwede po magbahay po dito mga ka-afford the bodies. O, dun sa taas. Opo, may hill pa po nakasama ito. May konting burol. Ayan po. Opo, pwedeng bahayan po dyan. Oo, dyan sa burol na area. Tanaw na tanaw na yung buong palibot. Ah, tanaw na tanaw. So, dapat nandun tayo sa... ano? Yan po yung nyugan mga ka-afford the bodies. Yan, natatanong nyo po mga nyug. Kasama po yan, lahat po yan hanggang dito. Okay. Tapos hanggang doon yung mga nyugan po doon mga ka-afford the bodies. Yan, kasama po yan. So hindi na po namin binaba. Medyo umuulan po kasi ngayon. Yan po. So palabas na po kami ng property. Dito na po ulit tayo sa gilid na daan. So ayan, mga for the body sa mga interested po na bilhin yung property, ano ho, message nyo lang po ako. Ano ho, andito lang po kami ay, kami po isasagot. Ako po isasagot sa mga katanungan po ninyo. Okay po. Sa mga subscriber po natin, pag may mga property po tayong nakapost, diretso lang po kayo mag-message sa akin. Kasi nagkataon, may mga subscriber po tayo na pag nakita po yung video po natin, itatanong po sa ibang agents. Ano, sa ibang ano po, tao. So, hindi po nakukuha yung tamang information regarding dun sa property. Okay? So, ayan po. So, ito po. Ito pong area po na to, pang Alimango po yung fish pond po niya. So, pwede din pong i-cultivate to. Kung gusto pong bawasan yung mga bakawan sa part na to, pwede din po mga ka-afford the bodies. Okay? So, ayan. Ayan po. Pabalik na po kami. So, ayan po. Sa mga susunod po ng mga videos po natin, abangan nyo po. Ulitin ko po, ito pong farmlet and fish pond po na to. Actually, nung tiningnan namin, mas malaki pa po talaga yung size ng fish pond. Ano po, kumpara dun sa farm po niya, mga ka-afford the body. So, message lang po kayo sa akin. Ano po, contact nyo po kami sa mga contact numbers po namin. And also po, mayroon po tayong iiwan po na numbers nandiyan po sa upper right corner ano ng video po natin. Ano, para sa 7 hectares po na to. And continuous nyo lang po kaming tawagan. And maraming salamat po sa panunood po ng mga videos po natin. Click the notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng ating pinopost. And thank you very much once again. To God be the glory. Salamat po sa Panginoon. So, ito po. Patapos na po ang video natin. At huling glimpse sa ating fish pond po. Ayan po. Okay, yung nyuga nandyan. So, ayan. Baka ikaw na po ang makabili po nito, mga ka-afford the bodies. So, baka sa inyo na po ito. So, thank you very much. God bless. See you po sa ating next video.